Isang milyonaryo nahulog ang wallet sa lugar ng mahihirap, pero nagulat siya sa kanyang natuklasan. Ano kaya yun? Bago natin simulan ang kwento, please huwag kalimutan mag-subscribe sa channel na ito at i-click ang notification bell para lagi ka updated sa susunod ko pang video. Kaya, tara na! Alam nating lahat na may mga tao na tumitingin sa panlabas na kaanyuan. Kagaya na lang na kapag nakakita tayo ng madungis na tao sa lansangan, unang papasok sa isipan baka magnanakaw, drug addict, may sakit, o di kaya tamad lang ito. Nakakalungkot isipin na may mga taong sadyang ganun mag-isip sa kapwa. Don't judge the book by its cover, ayon sa wikang Ingles. Ang ibig sabihin ay huwag nating husgahan ang isang bagay o tao ayon sa nakikita sa panlabas na kaanyuan nito. Pero marami din namang tao na may mabubuting kalooban, katulad na lang nitong bida sa kwento natin ngayon. Isang araw, lumipad lula ng eroplano ang isang milyonaryo at ang kanyang matapat na bodyguard. Papunta sila sa isa sa pinakamahirap na karatigbayan ng San Francisco. Matagal na niyang plano magtayo ng isang shopping mall sa lugar na iyon, kung kaya siya nagpunta para maghanap ng tamang lugar kung saan niya itatayo ito. Nung makahanap na siya ng lugar at nagkasundo na sa lahat ng detalye para sa plano sa pagpapatayo nito, nagpa siya ito na maglakad-lakad muna sa tabing dagat para makalanghap ng sariwang hangin habang hinihintay niya ang kanyang bodyguard na sunduin siya. Pagkalipas ng kalahating oras, dumating ang kanyang bodyguard at hinahatid siya papunta sa isang pinakamamahaling hotel sa lugar na iyon kung saan siya tumutuloy. At nung makarating na siya sa hotel, napansin niya na nawala pala ang kanyang wallet. Bigla niya naalala nung naglalakad siya sa tabing dagat, hinubad niya ang kanyang suot na jacket at inilagay niya ito sa kanyang braso. At baka dahil doon, kaya ito nahulog. Gayon pa may hindi ito nabahala sa pagkakawala ng kanyang wallet. Kahit pa na andoon ang kanyang business card, credit card at pera niya na nagkakahalaga ng $3,000 o katumbas ng 144,000 peso. Nag-offer ang kanyang bodyguard na babalikan niya ang lugar kung saan ito posible nahulog at hanapin niya ito doon. At tinanong niya ang kanyang bodyguard, "Naniniwala ka bang talaga na sa kahirapan ng lugar na iyon, nandoon pa kaya ang wallet ko?" Biglang napaisip ang kanyang bodyguard at narealize niya na malabo na nga niya makikita pa ito ulit. Kaya nagtanong ang bodyguard sa kanyang amo, "Ano na po ba ang gagawin natin ngayon, sir?" Sagot ng amo, "Antayin lang natin, natatawag kung sino man yung nakapulot ng wallet ko." Hanggang sa makalipas ang 2 oras, hindi mapakali ang bodyguard at sinabihan niya ang kanyang amo, "Sir, sa palagay ko wala pong point kung mag-antay pa po tayo na matagal para lang antayin yung tawag kung sino man ang nakapulot ng wallet mo. Alam naman natin na maraming mahirap na tao sa lugar na yon. Tsak, kung sino man nakapulot nun, siguradong hindi na magtatawag para lang isahuli yun. Wala na po tayong maasahan pa doon, maliban na lang kung sa city mo nawala yun dahil karamihan sa mga tao doon ay mayayaman at makakakilala sa iyo. At malaki ang chance na maisuli pa yon." Pero nasurpresa ang bodyguard sa maikling sagot ng milyonaryo sa kanya. "Antayin pa natin," sagot ng milyonaryo. Kaya walang nagawa ang bodyguard kundi umupo na lang ito ng tahimik sa isang tabi. Yung gabing iyon ay schedule na sana nila para sa flight pabalik sa kanilang lugar. Kaya nagtanong ang matapat na bodyguard sa kanyang amo. Sabi niya, "Sir, uuwi na po ba tayo ngayong gabi?" "Hindi, aantayin pa natin." Kaya laking gulat ng bodyguard sa sagot ng kanyang amo. At bakit umaasa pa talaga ito na may tatawag at isauli pa sa kanya yung wallet niya? Nung oras na yun, naniniwala ang bodyguard na talagang hindi na maibabalik yung nawawalang wallet ng kanyang amo. Dahil sa ilang oras na nakalipas, dapat kung may plano may isauli yun, dapat kanina pa yung nagtatawag. Kaya sinagot niya ang kanyang amo, "Sir, kung plano pang isauli kung sino man ang nakapulot ng wallet niyo, dapat kanina pa niya ito ginagawa. Dapat tumatawag na siya ngayon. Dahil meron ka namang business card sa loob nun at ilang oras na nakalipas, wala pa rin tayong natanggap na tawag." Kahit pa, maiksing sagot ng milyonaryo. Kaya nung gabing iyon, na dapat na uuwi na sana sila pabalik sa lugar nila, ay nag-extend pa ito sa hotel ng kanilang tinutuluyan at kinansila ang kanilang flight. Kinabukasan, narinig nila na nag-ring ang phone at nagsasabing siya ang nakapulot ng wallet at palag niya isauli ito sa may-ari.
at nakikipag-meet up ito sa may iskinita doon sa lugar na kung saan may maraming mahihirap na naninirahan. Noong oras na yon, nababahala ang matapat na bodyguard na baka isa itong patibong dahil sa nakilala na nila kung sino ang may-ari ng wallet na yon at ayaw niya mailagay sa kapahamakan ang amo niya. Kaya tinanong niya ito kung tutuloy ba sila sa plano. Kasama naman kita kaya wala akong dapat na ikakatakot. Kaya puntahan natin ang lugar na yon. Sagot ng milyonaryong amo habang nakangiti sa kanya. Agad nilang tinungo ang napagkasundo ang lugar nung malapit na sumapit ang takdang oras sa kanilang meet-up para makuha nila ang wallet ng milyonaryo. Sabi ng milyonaryo sa loob ng kotse, "Handaan na ako kung sino man ang makikita natin. Pagpunta natin doon, baka isang ina o matanda ang sasalubong sa atin at hihingi ng pera kapalit sa pagsauli ng aking wallet." Pero di nila inaasahan ang susunod na pangyayari. Nung sila'y nakarating sa pinagplanuhang lugar, agad silang bumaba at laking gulat nila na wala man lang tao sa lugar na yon. Maliban na lang sa isang batang lalaki na 10 years old na nakatayo malapit sa telephone booth. Ilang minuto ang nakalipas ni walang sumalubong sa kanila. Kaya nagpa siya ang mga ito na lapitan nila ang bata at magtanong kung meron ba siyang nakikita mga tao kanina na nagpunta din sa lugar na iyon. Pero nagulat sila sa natuklasan nila. Biglang inilabas ng bata ang wallet ng milyonaryo galing sa ilalim ng kanyang t-shirt. At agad niyang inabot ito. Agad naman itong kinuha ng matapat na bodyguard at tinignan ang laman nito at laking gulat nila dahil kumpleto pa lahat ng card at pera na laman nito. Dahil doon, namangha at nagpapasalamat ang milyonaryo sa bata. Kaya tinanong niya ito, "Ano bang gusto mong reward na ibibigay ko sa iyo?" Ang sagot ng bata ay mas lalong nagpapahanga sa kanya. "Pwede mo ba akong bigyan ng $1 o katumbas ng 48 peso?" sabi ng bata. "Bakit $1 lang?" tanong ng bodyguard habang nakangiti. Sagot ng bata, "Kasi wala po akong pera kahapon. Pambayad ko sana pang tawag sa inyo. Pero ngayon, binigyan ako ng $1 ng mama na nagtrabaho dyan sa tindahan para matawagan ko po kayo. Kaya kailangan ko pong isoli yung binigay niya sa akin $1 at ibabayad ko po sa kanya." Lalong hinahangaan ang milyonaryo dahil sa pangyayaring iyon nung naikwento niya ito. At nagbibigay pa ito lalo ng inspirasyon para sa kanya na tumulong sa mahihirap. May maraming institusyon na tinutulungan itong milyonaryo at nagtayo din ito ng kanyang sariling foundation, mga paaralan at nagbibigay din ito ng scholarship sa mahihirap. Nagbigay din ito ng malaking halaga na pera para donasyon sa iba pang foundation. Umaabot sa $200 to $300 million ang naipamahagi nitong tulong. Ayon sa bida nating milyonaryo, hindi raw ganoon kaimportante sa kanya ang pera sa ngayon. Dahil sa napagdaanan nitong pangyayari, marami itong nakikita na may mas mahigit pa pala na mas mahalaga kaysa sa pera. Alam nyo ba na hindi pinagpatuloy ng milyonaryo ang kanyang matagal ng plano na magtayo ng isang shopping mall sa lugar na iyon? Baka nagtatanong kayo kung bakit. Simple lang po ang sagot. Dahil sa halip na shopping mall ay ipapatayo niya, ay ginawa niya itong isang paaralan para makapag-aral ang mga bata na mahihirap sa lugar na iyon. Isang nakakataba ng puso ang ginagawang kabayanihan ng bata kahit sa murang edad na 10 ay alam niya kung ano ang tama sa mali. Sa kabila ng kahirapan, hindi niya pinag-interesan ang pera na napakalaking halaga. Sana ay may natutunan tayong aral sa kwentong ito. Kung ikaw ang nasa katayuan ng bata, gagawin mo din ba yung ginagawa niya? Please i-comment mo dyan sa baba. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago ko pang kwento. Maraming salamat. Peace!